Guys, kamusta po tayo? Ngayon ang gagawin natin, magpapalit na tayo ng ating tensioner bearing kasi medyo maingay na. Sinubukan natin yung galing China na tensioner bearing. Hindi talaga siya maganda. So ngayon medyo kumakalansing yung tunog ng ating tensioner bearing kaya magpapalit na tayo. Kung kayo ay magpapalit ng ating tensioner bearing, palitan na natin ng mas magandang klase para hindi na tayo lagi nagpapalit niyan. Kasi medyo mahirap sumuot sa ilalim. So, pag sumuot tayo sa ilalim, kung magpapalit tayo ng ating mga serpentine belt, check na rin po natin yung mga pulley natin, yung ating tensioner bearing, baka may sira na rin or medyo maingay na. Palitan na rin natin yan para isaan na lang yung suot natin sa ilalim. Ngayon, papaandarin natin yung ating makina. Tapos, paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog ng ating tensioner bearing. Pandarin na natin. So, ayan guys, kung may naririnig kayo na parang kumakalansing dyan, yung parang kumikis-kis. So, ayan po yung ating tensioner bearing. Pinalitan lang kasi natin siya ng mumurain. Yung mga galing China, ang price niya ay nasa 200 plus lang. So, ngayon bumili na tayo ng mas magandang klase. So, binili ko lang to sa online ulit. Yan, NSK po yung brand nya. Medyo mas magandang klase ito. So kadalasan nito, bearing ay galing sa Japan. So ayan po, NSK Transformer DA64W. Para sa may mga DA64W, kasi dalawang klase po yan. Meron pong 4PK, meron pong 5PK. So yan. So ang pipiliin po natin para sa ating tensioner bearing, DA64W, K6A engine, 5PK po. So, ayan. Made in Japan. So, ayan po. Made in Japan po yung ating bearing. Sigurado po, pag made in Japan, mas matibay po yung klase ng ating mabibili. So, ayan. So, papalitan na natin. So, nakahang na rin yung ating sasakyan. So, siguraduhin po natin maayos yung pagkaka-jack natin at yung lalagyan natin ng kalso, yung likuran ng gulong para safe po. So, susuot na po tayo sa ilalim. Patayin muna natin yung ating makina. Ang una natin gagawin, luluwagan lang natin tong mga tornilyo. Ito muna sa loob. Luluwagan muna natin yan. Ito. Tapos yung dalawang tornilyo sa ilalim nitong compressor. Tapos matatanggal na natin yung serpentine belt. Pagkatanggal natin ito, belt, luluwagan na natin yung ating tensioner bearing para matanggal din natin yung belt dito na isa, yung ating serpentine belt. Tatanggalin na natin guys yung serpentine belt na nakakabit sa ating compressor. Ayan, tanggal na natin. Luluwagan naman natin yung sa ating tensioner bearing. Ito, dalawang tornilyo. Tatanggalin na natin yan. Number 12. Gamitan natin ang socket para hindi mabilog yung tornilyo. Ayan, maluwag na. Tatanggalin na natin. So, ulit, may washer yan dyan. So, huwag nating iwawala yon. Ayan. So, ito po yung washer natin. Ito.
Balik lang natin dito. Okay, tapos palitan na natin itong tensioner bearing natin. So, ayan nga guys, medyo magaspang na ito. Ayan. Kung naririnig nyo po. So, ayan. Medyo maingay na siya, medyo magaspang na. So, ito yung binili kong bearing dati, nung nagpalit tayo ng bearing nito sa ating tensioner. Galing China po yan, kaya medyo mahinang klase. Lagay na natin yung bago natin na bearing. Yan, nakasilb pa. So, ito po yung ating bagong tensioner bearing. Made in Japan. NSK brand. Tingnan natin kung pareho dun sa ating lumang bearing bago natin ilagay. So, ayan nga guys. Tapos, ang number niya ay 6909 DUM. DUM1. So, 6909 DUM1 ang number po ng ating bearing. Pag bibili po kayo nito sa online, search nyo lang po 6909 na bearing. So, makikita nyo na po, lalabas na po yan. So, bili na lang po tayo ng mas matibay, yung made in Japan. Compare po natin dito. So, yan, wala po tayong marinig na kahit anong ingay dyan. Yan, kaysa dito, parang kumikis-kis. Yan. So, hindi pa naman siya sobrang maingay, pero gusto ko na siyang palitan dahil para pag bumiyahe tayo ng malalayo, so hindi na tayo masiraan pa sa daan. So, pareho po ang kapal niya, tapos yung bilog niya, yan. So, ayan, pareho po. So, parehong-pareho. 5PK po ang size nito na tensioner bearing natin. Ito po, hindi na natin kailangan na lagyan ng grasa sa loob dahil meron na po yan na grasa. Kasi pagka once na tinanggal natin itong rubber, baka ma-damage pa. So magkaroon po tayo ng problema na maubos yung grasa sa loob at masira kagad yung ating bearing. So hayaan na lang po natin siya na nakaganyan kasi meron na po yan na grasa sa loob. Ito pa yung nilagay natin dati na grasa. So pero hindi po talaga umubra dahil mahuna yung bearing. Kaya maingay na ulit. So guys, ito lang yung problema natin. Hindi ito makapasok ng ating washer dito or yung guide natin. So ayan nga guys, ito dito. Ganyan. So ayan, pasok na pasok po ito. Saktong-sakto. Tapos pagdating dito, hindi kasya. Ayan. Hindi siya kasya. Gagawin na lang natin ito. Tatanggalin na lang natin ito. Para hindi na tayo mahirapan sa pag-kikil nito. Tanggalin na lang natin ito na gitna. Tapos ito, ililipat natin yan dito sa bago. Kasi iba yung pinapasukan niya ito. So ito madali lang tanggalin yan. Tapos ito naman, isa. So sumasama yung bearing. So ganyan lang. Dali, pupukin lang natin. Yan. So natanggal na natin. So ilalagay natin yung dati. So pagpalit natin to ng bago. So ito, cover lang ito, cover sa ating bearing. So ganyan lang kadali magtanggal nito. Pupukin lang natin. So yan.
ayan, tanggal na. So ngayon ito lalagay natin dito sa luma. Check muna natin kung pareho. Inisan muna natin. Ayan. So kailangan po ito na may pinipihita natin yung medyo may bilog. Dito, dito po yung nakaharap sa may goma dito. Paganyan po yan. Yan. Tapos, lalagay natin ito. Yung para medyo malinis tingnan. Bago. Yan. Check din natin kung pareho yung pagkabilog niya. Yan. So yan, parehong pareho po. Okay. Tapos may slot din po yan dito. Yan. So lalagay natin ito dito. Ganyan. Kailangan pantay po yung paglagay natin para pasok po na maayos. Ganyan natin. Yan. So ayan, nakapasok na. So pantayin lang natin. So ganyan lang. Pantay na yan dito. Yan. Tapos ito, ilalagay na natin na ganyan dito. Paganyan yan. Pero linisin muna natin. Okay. Tapos ilalagay na natin ito. Ganyan lang. So, nilagyan din po natin siya dyan na linya kung hanggang saan lang yung bearing. So ayan, nilagyan din natin ang linya yan, paikot. Yung kanina bago natin tinanggal, para pagbalik ng bearing hanggang dun lang yung ating bearing. Yan. Okay, tapos lagay na natin ito. Tapos pupukin natin ulit, dahan-dahan. Kailangan pantay. Paikot lang. So dahan-dahan lang, pantay lang para hindi ma-damage ito. Lagyan na natin to. Tapos tingnan natin doon sa ginuit natin kung sakto na. So ayan, medyo sobra ng konti. Pantay muna natin dito yan, ito sa bearing, bago natin pupukin pabalik. Cover lang po yan. Wala pong problema. So yan, sumobra. Pero ibabalik na lang natin yan. Pupukin lang natin. Ngayon, lalagay na natin to. Cover lang yan. Pupukin natin ulit pabalik. Sumubra naman ulit ito. So, pupukin natin. So, ayan nga guys, napagpalit na natin yung sa may adjacent. So, nailipat na natin dito sa bago natin bearing. So, ganyan na po yung kadali kung paano maglipat nito. So yan po, walang ingay po yan, no? Napaka tahimik. So sakto po yan doon sa nilagay nating guhit, paikot. Yan, so naglagay tayong palatandaan bago natin yan tinanggal para pagbalik natin ng bearing, nasa tama pa rin siyang linya.
So ayan nga guys, nilagay na natin. So ayan, sakto-sakto. So ibabalik na natin siya. Ayan nga, nilagay na natin yung guide. So ayan. Tapos yung bearing natin. So ito pong may rubber na ito, nakaharap po yan sa makina natin. Tapos ito yung nakalabas. Ito, yung may cover. So ngayon nilalagay na natin yan. Yan nga, nilagay na natin yung ating tensioner bearing. Tapos tandaan po natin yung ating serpentine belt, kailangan po nasa loob po yan, hindi po yan dito sa labas ng tensioner bearing. Kasi baka po magkamali kayo, so hindi po natin mahigpitan na maayos yan kahit anong klaseng higpit natin. So hindi po mahigpitan yung ating serpentine belt kung yan po ay nasa labas ng tensioner bearing. So kailangan po nasa loob po yan. So lalagay na natin yung tornilyo, tapos adjust na natin yung higpit. Then babalik na natin lahat, tapos papanda rin natin. Ilalagay muna natin na tornilyo yun dun muna sa may taas, kasi dyan po sa butas na yan na pang allen wrench, dyan po tayo magigpit, maglalagay ng allen wrench. So ilagay muna natin. So ayan guys, pagkalagay natin ng tornilyo dun sa ating tensioner bearing, huwag muna natin siyang igpitan. Siguraduhin natin yung ating serpentine belt ay nakalapat ng maigi sa ating mga pulley. Yan, dito doon sa water pump at doon sa ating alternator. So pagka nakalapat na lahat yan, so ilalagay na natin yung ating allen wrench para mahigpitan na natin yung ating tensioner bearing. Meron din po tayo nitong video kung paano natin higpitan yung ating serpentine belt, yung tamang paghigpit. So panoorin po nila yan. Ayan, nakakabit na yung ating allen wrench, tapos higpitan na natin siya. Tapos pagka okay na yung higpit, ihigpitan muna natin yung tornilyo na yon na nilagay natin na una bago natin ilalagay yung dito sa may pinaglagyan natin ng allen wrench. Pakitapos po ng ating video para masundan po nila ng maayos kung paano po yung pagkabit natin ng tama, at wag po nating skip yung ating video, lalong lalo na po yung advertisement. So maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga subscriber po natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Sana po patuloy po nilang subaybayan yung ating mga video pa pong i-upload. So para po sa mga bago po natin na mga manunood, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. So higpitin na natin yan. Check natin yung belt natin kung mahigpit na. Ngayon, higpit na natin yung tornilyo. So ayan nga guys, nahigpitan na natin yung isang tornilyo na yon. So ngayon lalagay naman natin yung isang tornilyo. Ito. Ayan, nailagay na natin. Higpitan na natin yan. So nai-adjust na rin po natin yung tamang higpit ng ating belt. Ayan. So kailangan po may turn lang natin yan ng 90 degrees. Ayan. So 90 degrees lang pag na-turn na natin yan. Okay na po yung higpit niyan. Ayan nga guys, nahigpitan na natin yung ating tensioner bearing, yung dalawang tornilyo na yon. So nahigpitan na natin, papanda rin natin, titingnan na natin kung maingay pa siya. Papanda rin na natin ngayon. So pakinggan natin kung maingay pa rin siya. So start natin. So ayan guys, tahimik na.
wala na siya yung parang kumakalansing. Ayan, wala nang ingay. Tahimik na ulit yung ating makina. Pag smooth na siya, wala na siyang ingay na parang kumikis-kis. So, ayan po. Babalik na rin natin yung ating serpentine belt na nakakabit sa ating AC compressor. Papuntang pulley. So, pagka-higpit po natin yan, tapos na po tayo. So, ayan nga guys, nakabit na natin lahat yung ating serpentine belt sa alternator, papuntang water pump. Nahigpit na natin yung ating tensioner bearing. Ganun din yung ating serpentine belt na nakakabit sa ating AC compressor. So, ayan. So, umandar yung aircon natin ngayon. So, ayan. Nag-off yung ating compressor. Ayan. Nag-on ulit yung ating compressor. Hindi naman nag-squeak yung ating serpentine belt. So, ayos. Ganyan lang po kadali kung paano magpalit ng ating tensioner bearing. So, kung gusto niyo po itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa mga video ko pong ina-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.